Istrukturang ito sa China ay gawa sa purong yelo. Meron itong taas na 43 meters, pati rin ang replica na ito ng Notre Dame de Paris, Temple of Heaven. Meron pang parang Buddha at napakaraming templo at kastilyo. Lahat sila ay gawa sa yelo at snow. Welcome to Harbin Ice and Snow World, ang tinaguriang largest temporary ice and snow theme park ng Guinness World Records. Sa umaga ay ganito ang itsura ng lugar, pero pagsapit ng gabi, ang lugar ay nagiging tila magical ice kingdom. Ang mga eskultura ay tila nagta-transform, kanya-kanyang pabibo sa kanilang nakakabighaning mga kulay. Dito rin makikita ang tinatawag na Super Ice Slide. Merong haba na up to 521 meters. Sobrang haba niyan! Tiyak na hindi ka mabibitin sa slide na ito. Ang siyudad ning Harbin ay matatagpuan sa Heilongjiang Province sa China. Kilala ito sa tawag na Ice City dahil kapag winter, ang temperatura dito ay mas malamig kumpara sa ibang lugar sa China. Ang pinakamababang temperatura dito sa isang taon ay umaabot ng nasa negative 30 degrees Celsius. Kaya naman taon-taon, ginaganap dito ang isa sa pinakamalaking ice and snow festival sa mundo, ang Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival. Milyon-milyong turista ang bumibisita sa Harbin para makisaya sa festival na ito. At ang pinakapopular at pinakaimportante na parte ng festival ay ang Harbin Ice and Snow World para itong Frozen Disneyland. Mula sa hagdan, barandilya, hanggang sa mga dambuhalang sculptures tulad ng teddy bear, dragons at mga kastilyo. Lahat ay gawa sa yelo at snow. Meron pang bar kung saan pati mga upuan at lamesa ay gawa rin sa yelo. At kung gusto mo ng konting adventure, pwede kang sumakay dito. O kaya ay mag-slide at sumakay sa dambuhalang snowflake Ferris wheel. Taon-taon ay iba-iba ang theme ng Harbin Ice and Snow World. Noong December 2023, nasa halos 1,000 na ice and snow sculptures and artistic installations ang nakadisplay sa park. Ito ay ayon sa South China Morning Post. At mula nung simulan ito noong 1999, ang parke ay palaki na ng palaki. Ang total area nga nito noong December 2023 ay nasa 816,682 square meters na. Sa sobrang laki, hindi biro ang paggawa ng parke. Nasa mahigit 10,000 katao ang gumawa ng mga sculpture at facilities at inabot sila ng halos isang buwan para matapos ito. Ang mga yelong ginamit sa pagbuo ng mga sculpture ay kinuha pa sa Songhua River. Ang mga bloke ng yelo ay nilalagyan nila ng mga LED lights sa ilalim. Napakaraming truck, excavator at crane ang kinailangan para mabuo ang Harbin Ice and Snow World. Pero ang parking ito ay nag-i-exist lamang ng 2 buwan kada taon. Ang festival ay opisyal na nagsisimula taon-taon tuwing January 5. Pero ang mga ice and snow sculptures ay bukas na sa publiko 3rd week pa lang ng December sa previous year. At usually nagtatapos ang festival sa katapusan ng February kapag nagsisimula ng uminit ang klima kung saan ang mga eskultura ay matutunaw na. Bukod sa outdoor theme park na ito, nito lamang July 6, 2024 ay meron na rin silang indoor ice and snow theme park at ito ay tinawag nilang Little Ice and Snow World at nasungkit na naman ito ang titulo ng World's Largest Indoor Ice and Snow Theme Park ng Guinness World Records. Meron itong total area na 23,800 square meters, may siyam na themed sections at 13 interactive projects. Mas colorful daw ang mga ice decorations dito kesa sa outdoor. Meron din daw ditong makikitang mga ice sculpture ng mga prutas, ice cream at cakes na ginamita ng edible dyes. Layunin ng indoor theme park na kahit hindi winter ay makakabisita pa rin ang mga turista. Nang sa ganon, sa kahit anong season ay pwede nilang ma-experience ang ganda at saya ng Harbin Ice and Snow World. Kung nagustuhan niyo ang content natin, mag-comment ng yes. This is your Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!